sa Lucas 2, 13 hanggang 19, ganito ang nakalagay. Biglang lumitaw kasama ng mga anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpuri sa Diyos at umawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel, nagpabalik sa langit, ang mga aposto, pastol, ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na binalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta at pinuntahan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. 17. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalisay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig at sinabi sa sinabi ng mga pastol. 19. Tindanandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Ang unang Pasko ay tahimik na nagpapastol yung mga pastol sa parang. Siguro, routine na nilang ginagawin tuwing gabi. Nandun sila, nagbabantay. Pag sa probinsya kasi, tahimik na tahimik. Wala ka talaga marinig. And biglang merong isang araw, isang gabi, biglang merong lumabas na isang anghel. At galak na galak yung anghel at binalita sa kanya. Ipinanganak ang Kristo na nakabalot sa isang lampin sa sabsaban. At naglabasan yung mga anghel, napakaraming anghel. Isang hukbong anghel sa kalangitan at nagsimulang umawit. Kung nandun tayo siguro sa tingin ko talo sila si Sharon Cuneta sa concert o sino mang mga artista, di ba? Kung nandun tayo, di ba? Talagang walang mas magandang pumanta. Kaya nga pag kami nananalo, you sing like an angel, di ba? Pag may nakakita tayong kumakanta ng magandang boses, sabi niya rin, you sing like an angel. Diba? Dahil ikinukumpara natin ang boses ng napakaganda, lalo na yung ang anghel. Oo. Kasi, although wala pa nga tayong narinig, siguro kahit naman sila noon, pero kasi mga pastol narinig nila, siguro naikwento nila yan. Nakarating sa panahon natin ngayon. Siyempre, may nagtanong sa, anong boses ba ng anghel? Diba? Sinabi nila, walang katulad. Diba? Na umawit sila at hindi lang 1,000. Buong kalangitan ng anghel ay nagkumanta at nagpuri sa Diyos. Inaasam-asam nila yun Nadarating ang Mesiya. Kumbagat sila'y espiritu, hinihintay din nila yung kagaya ng tao, hinihintay nila yung pagdating ng Mesiya. Diba? Kaya sa langit, simula pa kay Adan tsaka kay Eva, ipinangako na yan Prinapesied na yan. Kay Abraham, prinapesied na yan na merong isang, kay Isaiah, prinapesied na yan na mayroong isang sanggol na ipapanganak. Diba? Kaya ang anghel, hindi alam nila yun. Diba? Hindi sila huli sa balita na merong isang sanggol na isisilang. At dumating na nga yung panahon na yon, nung unang Pasko. At ang ginawa nila, ang inalay nila, papuri sa Diyos. Ang gift nila sa kapanganakan ng Diyos na naging tao ay
papuri sa Diyos. Papuring awit. Pwede naman sila maging practical, di ba? Na, ba? Kung ikaw siguro, isipin mo, ikaw ang mag-aalay nung, ang tao siguro kung mag-aalay ng regalo nung kapanganakan ni Jesus. Nakapanganak, pinanganak siya sa sapsaw. Re-regaluhan ko to ni isang crib na kutsun. Para maging komportable naman yung higaan, di ba? O, may kapangyarihan sila, anghel sila eh. Na, siguro ang isipin nila, isasanitize ko yung buong paligid na hindi maraming mikrobyo. O, lalagyan ko ng maraming ilaw para komportable yung si baby Jesus na ipanganak. Diba? Pwedeng practical eh. Pero ang ibinigay nilang regalo sa Misaya, papuri, pagsamba, awit. Sa nilikha ng Diyos, ang anghel ang mayroong pinakamahabang panahon ng paglingkod sa Diyos. Bago pa magkasala si Adan tsaka si Eva, nandun na sila, naglilingkod na sila sa Diyos eh. Diba? Naglilingkod na sila. Bago pa si Lucifer bumagsak at, diba, hinulog, nandun na sila. Diba? At naglilingkod na sila sa Diyos. Sila yung mga ministering spirit na kasama ng Diyos. Spirito rin sila eh. Diba? And sila ang nakakalam, ano ba ang best na irirgalo sa Misaya, sa Panginoong Jesus. Pwede nga sila, sabi ko nga, pwede sila maging practical at ang regalo lang nila eh. Crib. O isang madaming gatas o vitamin. Diba? O kagaya ng mga mago na ginto, kamangian at mir, na siguro nagamit din nila Joseph yun nung pumunta sila sa Egypt, di ba? Dahil tumakas sila dahil pinapupugutan ng ulo ni Herod yung anina, yung mga sanggol noon, di ba? Siguro yun ang nagamit nilang pera eh. Kaya nakasurvive sila sa Egypt eh. Siguro lang yun kasi wala naman nakalagay sa Bible. Pero nagamit nila yun. Pero ang ginaang, balik tayo doon sa anghel. Pero ang ibinigay ng mga anghel, papuri, pagsamba. Ano bang halaga ng pagsamba sa Diyos? Di ba? Ano bang halaga nun? Changing dapat ang tao. Kung ang anghel ang ibinigay sa kapanganakan ni Jesus ay pagsamba, dapat ang tao rin. Kasi nabanggit din ni Jesus yan nung malaki na siya eh. Sa John 4, ang Diyos Ama ay naghahanap na tunay na sasamba sa spirito at katotohanan. At yun na ang panahon ito. Ito na, ngayon na ang panahon ito. Nabanggit niya yun eh. Na, ang tao, ang priority ng tao, kagaya rin ng anghel, ay ang sambahin ang Diyos sa spirito at katotohanan. Bukod dun sa mga material na bagay, bukod dun sa mga ibang bagay, na ang pinakamahalaga na may ialay natin sa Diyos, pagsamba natin na tunay. Kasi iniisip ko yun, ano? Kung hindi natin sasambahin ang Diyos, meron tayong ibang sasambahin. Diba? Siguro iisipin natin, Brad, pwede naman akong huwag sumamba sa Diyos eh. Kasi hindi ako sanay na
umawit ng papuri. Pwede natin gawin yun. Diba? Kasi nakakahiya eh. Diba? Iba ba, Darwin? Kakahiyang sumamba sa Diyos. Pero bawat tao, pag hindi mo sinamba ang Diyos, kung ano yung purpose mo sa life, yun ang sinasamba mo. Kung bakit ka nag-e-exist, yun talaga ang sinasamba ng tao. Kung nag-e-exist ka dahil sa tennis, araw-araw, player ka ng tennis, ang sinasamba mo talaga, yung paglalaro ng tennis. Diba? Dahil yun yung buong buhay mo, yung buong lakas mo, yung buong oras mo, yung buong isip at puso mo nandun eh, sa paglalaro ng tennis. Sino ang Diyos mo? Hindi man aminin ng tao no yun na ang Diyos niya, tennis, pero yun ang Diyos niya. Kung ang sinasamba ng tao o ang buhay ng tao ay inuubos niya sa pagpapayaman, ang isip niya pagising sa niya umaga, paano magkaroon ng madagdagan yung pera, paano mapalago yung mga negosyo niya, yun yung sinasamba niya. Dahil buong lakas niya, buong isip niya, buong time niya, inuubos niya ron eh. Diba? Kaya ang tao, pag hindi mo sinamba ang Diyos, sasamba ka ng ibang bagay. Kaya, may matututunan tayo doon sa ginawa ng mga anghel eh. Hindi man tayo boses anghel pag kumanta, hindi naman tayo mukhang anghel. Diba? Pero, kaya nating gawin ang regalo ng anghel. Papurihan natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos. Kasi, yun yung perfect gift eh. Diba? Pag kami pinapanganak, diba? Ano bang may riregalo ko sa Kanya? Diba? Dadala tayo ng balloon, diba? Sa hospital, dadala tayo pag meron tayong kumari o kumparing ng anak. Dadala tayo ng balloon, minsan dadala tayo ng cake, regalo natin. Sa Panginoon, nung ipinanganak ang Panginoon, ng birthday ng Panginoon, kagaya ngayon, darating ang sineselebrate natin yung Christmas. Sa bawat Christmas party sana, nawa, sambahin ng tao ang Diyos. Dahil yun alang actually, minsan nakakalimutan na kahit prayer eh. Mga Christmas party. Minsan pa nga ang nasasamba ang masama eh. Bakit? Inuman ng inuman. Di ba? Di ba? Ang Diyos nakakalimutan. Kaya para maging mahalaga ngayon ang Pasko, sambahin natin ang Diyos. Gayahin natin yung anghel, mga anghel. Kagaya rin nila, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan.